rin, kasi stereotype eh. Parang we're cast, but pati kasi nga, visual siya. So, kailangan mo din siya. Pero nakakainis, hindi ibig sabihin hindi na nakakainis, di ba? Kasi when you were talking about that, you were talking about the parang the leads are mestiza, ganyan. And that's true. I mean, when I entered the business, makikita mo talaga mostly mestiza. I was considered morena. Morena. Pero mestiza pa rin pero yan mestiza, kasi matangos. Exactly. Yung mo... Pero ang tawag nila sa akin, morena. Ako na yung morena. Parang, ako na yun. Mm-hmm. So, actually, I love it that now there's more diversity. Oo, pag sa kanya morena, di ba? Pag hindi masyadong ganyan, matangos ang ilong, maitim. Oh, ba't ganun? Iba-iba bakit yung ganun? Term. Yeah. Oo, ang dami kasing... Yan, yun yung mga... Yung mga stereotypes. Kasi you're talking about, di ba? What are the stereotypes? Ako naman, I was saying, that's why I wanted this discussion. Parang, meron din siyang downside. We're also placed in certain roles na, eto lang, sometimes we want, like, I want to do, like, a, alam mo yon, like, an indie film na, kaya ko naman eh, kasi actually, ghetto din mo, ghetto. Alam, Jologs ako eh, akala lang talaga nila, ano ba, first language ko Tagalog. As people, is where he has na acting, yung kunyari, isa kang ina na nagtitinda ng... Oo, trabahador, o ganyan. Sabi nila, masyado kang maganda. Maganda. Nung ginawa ko yung may isa pandango sa hukay, midwife ako dun, may sabi, she's too pretty for the role, hindi believable. Alam mo yung ako yung, teka, what does that mean? I mean, oo. Bakit? Tapos kunyari, kung bibigyan ka ng role na dapat hindi ka ganun kaganda, lalagyan ka ng peklat mula dito. O kaya lagyan ka ng nunal na may buhok. O kaya yung mga tigyawat na ganun. No? Yung totoo, marami ding roles na you're too pretty daw for the role. So meron siyang, kasi there are pros, di ba? Ang buhay kasi, when so, I've come to realize, there ikaw, are pros and gusto cons. Gusto mo rin talagang mag-character. Super! Kasi, sa totoo lang, andun din yung meat minsan eh. Yes! Magandang, mas human, minsan yung pagkaka-paint nila sa character na hindi sila maging maganda, mas interesting, yes. Mas complex. Pero, yun, may mga, actually, a lot, stereotypes yeah. And a lot of films na, foreign films, I've been trying, actually, Tita Ruby Ruiz, I love you so much, she's been trying to get me some roles. In, kasi diba she's been doing some yes. International films. Masyado kang maganda daw para dun sa role. Oh. And even before, yung Metro Manila, alam mo yung yes. Kila Jake Makapagal? Oh, John Arcilia. I met with the director. Yun din sabi niya, she's too beautiful for our film. And I'm like, what does this mean? You're too beautiful. But, yeah. I want yung ganun. And, di ba? Okay, Diyos ko, yung, never ko naging problema yan. Hindi, pero di ba? So, ito naman ako. Iisipin ko nga. Oh, ito. Kakas nyo ba akong Mama Mary? Pero di ba nga, yun, those are the pros and cons. Everything has pros and cons. It's what I think want yun to discuss. Yun nga yung stereotype na pinag-uusapan natin. Na gets ko din, kasi visual yung medium. Oo, visual, yes. Visual tsaka, siya. Tsaka papaisipin mo pa ba yung tayo? I-adjust pa niya yung utak niya. Di ba, hindi na. Gusto lang niya ma-entertain. Or tulungan mo siya para matanggap niya na ikaw yung binigyan ng role na gano'n. Tulungan mo siya. Tapos yung ibang bagay, sige. Palitan mo yung itsura mo. Ba't di ka kasi magpagupit? Girl, ginawa ka naman magpagupit. Hindi naman porkit magpagupit, nag-iba na ba yung features hindi, ko? Hindi, wala lang yung, ayan na, nagiging ano na siya. Game ako! Kumakarakter na siya. Nagpagupit na ako nun, willing ako. Siyempre, tutulungan diba? Mo sila, di ba? Willing ako. Para... So, tapos, di ba, pag maganda, yung pag ganito yung itsura, ito naman. Pag maganda yung itsura, yung ganyan, yung tumingin lang sila ng malayo, yung ganon. tapos, tubig-tubig lang yung mata nila, tapos tumulo na sila. Okay na, sweldo na sila. Pag halimbawa, hindi naman ganyan yung itsura, kailangan talaga yung, gaganong-ganong pa kami, gaganong-ganon, bago kami sumweldo. Kita mo naman. Iba-iba din talaga iba. Nga eh. Pero yun pero, eh. Pero, because of that, you have to look good. Yun naman yung pressure doon, yung anong itsura ng damit mo, do you look good? Alam mo, for years, ang hirap pumanap ng outfit, tapos sasabihin, ay ano ba yan? Taba mo, tama tingnan. Whereas, feeling ko, if I came into the picture, I looked a certain way, you don't require much from me.
That's why actually gusto ko yung hindi ko kailangan magmukhang donya or mayaman. Oo. Yung naka-duster, yun yung mga masarap. Tapos ako naman, pag nakikita nila ako sa personal, ay, ang ganda mo pala. Gano'n ako kapangit sa TV? Girl, sinasabi din nila yun sa akin. Ang ganda mo pala sa personal. Uy, sus! Totoo! I get it all the time. Sabi ko, pangit po ako sa TV. Ang payat mo pala. Oo, hindi kasi talaga the camera ads. The camera ads, about 10% of your body weight. Pero hindi kasi tayo dito ang magdidesisyon. Oo. Yun talagang manonood eh, di ba? Stereotype, ang imaging, ang mga napapanood sa TV, sa pelikula. But it doesn't mean na you will never try. Oh, so, that's the challenge for you, Isa Calzano. Oo naman. Pero kasi okay na ako eh sa kung ano yung ginagawa. Oh, okay din naman ako sa ginagawa. Tinanggap ko na siya. Pero I were just talking about like the challenges, you know. And sometimes you may feel like, bakit ganito? So, tinanggap ko na sa ikaw nga naman, visual medium siya. So, no, but it will come. Oh, I can see you doing roles that are beyond. Yes. Oh, thank you. Totoo naman. Pero ako, okay na po. Gusto ko po yung mga ginagabanan ko. Oo. Gusto ko din naman po, baka sabihin mo, napaka-ungrateful naman. Hindi, I'm so very grateful. But I guess, going back to wanting to be challenged. Yeah. Yun lang yun. And growth.